Kapusi at Lenny, welcome back to my vlog. Please do like and subscribe my YouTube channel, guys. Cardiologist check-up ako ngayon. So, medyo mahirap ang buhay sa mga kanta na nilampakan ko kukukul. Harap ako ko. So, kanina umaga, nalas po ako ng bahay na nalis ako kanina sa bahay ng around 8:10 kasi nagsimba pa po ako. So, ngayon is pag alis ko sa church, ano pa lang po na nagsispeak pa lang po si pastor. So hindi ako nakatapos kasi meron po akong doctor's check-up. So sa doctor's check-up ko ngayon, ako po ay pang number 7. So guys, wish me luck. Sana walang masyadong hindi maganda masasabihin ang doktor kasi ako po ay mahihirapan na sa life. Ayan, so yun nga, ganun po ang life ko, hospital tas yun, inuupahang bahay, church tas hospital, ganun. Nung mga nakalipas na araw, bali, bumalik ako ng Manila ng Martes. Tapos, kinabukasan agad nun, wala pa akong panghihang around. Oras na ba ako nakarating? Alas 8 ata ng gabi ako nakarating nun. After noon, ako po ay nagpahinga ng saglit. Tapos kinabukasan, nagasikaso ako ng barangay clearance. Pumunta ako sa barangay kasi kaso ako ng barangay clearance, tapos nagkuha ng indigency kasi kailangan daw po yun. So after that, after ko nung nagkuha, kinabukasan ulit, umalis ako ulit at pumunta na St. Luke's para sa quotation. Kumuha ko ng quotation. So, quotation na nakuha ko ay sobrang mahal po. Hindi ko kayang gastusan. So, wait lang. Sorry guys. Naputol. Kasi, kinuhanan po ako na BP, heart rate, tsaka heart oxygen. So, ayun, mababa pa rin. Hindi pa rin siya umabot ng 60. So, bahala na si Lord sa akin. Ipagdasal niyo na lang. Honestly, ako po ay hindi okay. Siguro, it's a time na rin po na malaman niyo kung anong totoong sitwasyon ko. Ako po ay may nagkaroon ng multiple nodes or cysts sa breast. Ako po ay inoperahan na ng 5 beses. So, hinarap ko po siya mag-isa. Mahirap, mahirap talaga sobra. Marap ko mag-isa. Tapos, after that, inatakal po ako last year ng March. Akala ko, okay lang siya, natural lang siya. So, nirefer po ako sa isang specialist, yun nga sa cardiologist. Tapos, sige silang monitoring. Ang daming ginagawa ng isang within a year. Wala pa rin nangyari. So, nirefer po ako sa isang head cardiologist, specialist po siya ng heart rate. Siya po ay nakabase sa St. Luke's Medical Center. So, 5 months na po ako sa kanya.
siya ang naging doktor ko. So, ako po ay na-diagnose na may 7C, sick sinus syndrome. So, yung heart rate ko po ay sobrang mahina na po talaga siya. Yung heart rate ko ang problema kasi mahina na siya. So, masakit man, pero kailangan matanggapin. At in-advise po niya ako na mag-go ng pacemaker implant. So, lalagyan yung pacemaker implant po. Yun po yung parang magbabattery ka na. So, yung battery sa puso ay mahal. Hindi ko kaya gastusan yun, honestly. At kailangan po siyang palitan yung battery every 10 years. So, every 10 years, kailangan mo ng malaking pera para maano siya, makontinuous yung pagpapagamit. Nahirap, guys. As in, sobrang hirap. Just, yan, ikaw lang humarap mag-isa. Nakakalungkot. At dumating po ako sa point na, yun nga, gusto ko na lang magpahinga ng tuluyan. Nag-attempt po akong mag-suicide. Honestly. Dahil sa depression, sa karamdaman. Na-depress po ako. Kaya, nalaman na ng doktor ko na na-depress ako, na-refer po ako sa neuro. So, instead na dalawa lang doktor ko, naging tatlo na siya. Ngayon po, nagagamot. Same time, habang nagagamot sa heart ko. Same time, ginagamot po yung brain ko. So, marami pong gamot yung tinitake ng brain ko. Medyo mahal. Hindi ko kayang bilhin lahat. Kaya hindi po lahat ng gamot na yun ay nabibili ko. Sobrang bigat sa bulsa. Tapos, yung pinagkukuhanan ko lang po ng itong kabuhayan is online. Online yung online business ko. Online processing ng papers, ticket, yung mga ganun lang. So, may mga taong mababait. Malaki ang puso na tumulong sa akin. Yeah. Maraming salamat sa lahat ng tumulong sa akin. Hindi po ako siguro hindi na ako buhay ngayon kung hindi yung dahil sa tulong din ng mga kasamahan ko sa simbahan, mga taga-church, mga ibang mga friends ko na tumulong. Maraming salamat sa inyo. At yan po, andito pa po ako sa ospital. Maya-maya pa po ako. So, yan guys. Mahirap ang buhay, kaya ipagdasal niyo na lang po. Kasi yung gastos hindi ko na po talaga kaya. Butas na yung bulsa kakagastos. Yan. Bahala na si Lord sa akin. So, ayan guys. Thank you for watching always sa aking video. And God bless po sa lahat. See you again next time. Magchika-chika. Chika ko po sa inyo yung mga pangyayari sa buhay ko. Next time ulit.